Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Alam naman po natin lahat na malapit na po ang isasagawa na civilian mission doon sa Scarborough ho, mga ka-action, na kung saan nagbibigay ho ng mga relief goods. Ito nga po, may balita nga po mga ka-action na piniprepared na ang mga dadalhin ng mga relief goods kagaya ng mga dilata, bigas at gasolina at iba pa. At sinabi din ng mga Philippine Navy na sila ang naatasan para sa seguridad o kaligtasan ng mga sasama ng mga volunteer ng mga civilian sa nasabing event na atin ito coalition ho mga ka-action, mga ka-campaign, no? Napakaganda po. Pero sinabi din ng Philippine Navy na hindi daw wala daw kinalaman ang pamahalaan dito mga ka-action. Yun lang po ang masaklap. Walang kinalaman ang pamahalaan sa gagawin na event dahil daw ito po ay initiative lang po daw ito na event mga ka-action, mga ka-campaign. Pero tiniyak naman ang ating mga Philippine Navy ang kaligtasan. Pero ito ho ang masaklap mga ka-action, mga ka-campaign. Wala pa man o malapit naman ang nasabing event na pamimigay ng relief goods sa ating mga kababayan doon sa Scarborough. Ito ho mga ka-action, mukhang determinado ang China dahil nagpadala po sila ng puwersa o pinakamalakas ho mga ka-action doon sa lugar na kung saan gaganapin ang nasabing event ho mga ka-action. Ang tanong ho natin dito, hahadlang kaya ang China kung may mga escort na makita ang mga volunteer na pupunta sa nasabing lugar ho mga ka-action? So ito po, pinakamalaki daw ito o malakas ho mga ka-action na pinadala ng China na haharang. Sana naman po, wag naman po sila manggulo, no, mga ka-action, mga ka-campaign. Ito po, panoorin po natin itong balitang ito. Nagpadala na umano ang China ng malaking puwersa sa may Scarborough Shoal bago ang nakatakdang civilian mission ng Pilipinas sa May 15. Ayon sa US maritime expert na si Ray Powell, sinasabing ito na ang pinakamalaking pagharang at pangungubkob na gagawin ng China sa Scarborough Shoal. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Powell na nagpadala na umano ang China ng 4 na Coast Guard ship sa lugar, kasama na ang 26 na malalaking maritime militia. Ayon pa sa maritime expert, tila determinadong muli ang China na gumawa ng agresibong aksyon upang igiit ang umano'y kanilang karapatan sa pinagtatalunang teritoryo. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard at atin ito coalition ukol dito. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no, napanood na po natin ang balita. Grabe talaga itong mga Chinese, mga ka-action, mga ka-camping. Talagang hindi ho talaga sila nagpapadihado. Ito yung sinasabi natin na talagang gumawa na talaga ng paraan ang ating pamahalaan, ang gobyernong Marcos ho, mga ka-action, mga ka-camping. Kasi hindi ho talaga nila matanggap na sa Pilipinas ang pagmamay-ari ng mga ibang lugar dyan. Eh sa atin lang naman mga ka-action, pinaglalaban lang naman natin ang ating karapatan bilang tayo ang nagmamay-ari sa part ng West Philippine Sea. Hindi naman natin inaangkin ang buong karagatan eh. Ang pinaglalaban lang natin dito kung saan napatunayan na sa atin ho talaga. Pero itong mga Chinese, hindi ho talaga nila ginagalang o nirerespeto ang naging resulta po sa Arbit Tribunal Court ho mga ka-action. Kaya sana may magandang konkretong hakbang na po ang gobyerno kung paano po ito sila mapaalis dyan sa ating sariling bakuran ho mga ka-action. At ito ho mga ka-action ha, talagang haharangin talaga siguro nila mga ka-action kasi hindi naman sila magpapadala dyan ang mga malakas na puwersa nila na barko mga ka-action. Kung wala silang balak, nahaharangin nila ang nasabing event na atin ito, coalition ho, mga ka-action, mga ka-campaign, no? Kaya sana naman po maging maayos lang po ang aming mission dahil isa din po ako sa mga sasama sa nasabing event ho, mga ka-action. Kaya sana ipagdasal nyo lang po na maging maayos at maano lang po ang aming mission doon mga ka-action, mga ka-campaign, no? Kaya sana ito mga China, magmulat naman po kayo. Tanggapin nyo na po na hindi po sa inyo yan.
sa Pilipinas pagmamay-ari yan, no? Kaya dapat lamang siguro na ilapit na po talaga ito sa isang court na national ho, mga kaaksyon, mga kakamping. Ay, international pala, sorry. Diba? Doon sa sinabi ni Sir Jess, against Sir Jess. Pero by the way, inano na po ito ni ano eh, ni Senadora Risa Hontiveros, binalak na po ito. Kaso nga lang, eh, napawalang ano lang po yun, mga kaaksyon. So alam naman po natin na may mga official tayo, na mga ilan sa mga official, mga pro-China, at hinaharang ang mga nasabing proposal. Ito yung masaklap sa atin. Kung saan yung mga official sa atin, na kung saan sila ang makipagtulungan para ipaglaban o magkaisa sila para ipaglaban ang West Philippine Sea. Pero ito pang napapala natin, mga kaaksyon, no? Ang iba sa atin, taliwas. Ang iba, kontra sa mga nasabing proposal, no? So, yun lang ho. Antabayanan po natin kung ano po ang mangyayari, mga kaaksyon, mga kakampit, no? Sana po wala pong may mangyari na paghahadlang. Sana maging maayos lang po, no? Sorry po, medyo maingay. Nag-grinder ho sa taas, no? So, yun lang po, mga kaaksyon. Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.